Hi, good morning po mga kamami. It's May 23 and 17 days po since nung last na bumaba ako. Ayan, grocery day po ulit. 7:25 na po ako nakababa. Akala ko po late na ako. Ako pa po pa yung number 1 sa pila. So, maya-maya lang 8 a.m. papasok na po dito sa hypermarket na para makasimula na ulit na yung mga papamili. Ayan. And sabi nga po ni Kuya Guard, advantage po yung mga taga rito mismo sa na-residence dito sa condo na una na pinapapasok, pinapa-entry para din po hindi sabihin sa karamihan ng tao. And I'll update you later mga kamami. Hello po mga kamami, after 2 and 30 minutes, naka-line na po ako and I'm next in line. Ayan, hindi na naman po ako nakapag-vlog sa loob kasi para mabilis lang ako makakuha ng mga ilalagay sa cart ko and then para makapila ako agad. And then nandito na nga po ako sa counter. Ayan, update ko kayo later pag pwede ko sa taas. Ay, pa po pala ako. Bills payment and LBC ang aking schedule today. Ayan, dito na po ako sa bills payment. Matanong araw, mga kamami. Mga kamami, bago po ako ulit mag-proceed sa aking pag-wash ng mga i-disinfect ko, nahin ko muna po itong kangkong para sa ulam. Coffee po! So mga kamami, natapos na po ako sa kangkong and eto na po pala yung mga nalinis ko kahapon. Ayan. And eto pa po yung aking mga titirahin. Kaya lang, ligoan ko muna po si Baby M kasi tutor time niya po pala. Magagalit po si Mama Tita kapag ma-late kami. Babalik po ako later.
So, yan po mga kamami, bago ko po ipagpatuloy itong aking minuwash. Nagpapasalamat po ako dahil na-reach na po natin sa ating page po ni Mommy Joy, yung 1,000 likes. So, regarding po dun sa ipinost ko po na kapag na-reach po yung 1,000 likes, dun na po ako magla-live. At dun po sa live na yon, pakiabangan nyo po and sana po maka-join kayo. Dahil dun po natin ipapamigay yung 10,300 worth of loads. Ayan. At syempre may mga ano po doon, may mga tanong po na dapat yung sagutin. So, manggagaling po yung tanong na yon sa mga sasabihin ko po ngayon. Kaya po, pagalingan po mag-memorize. So, abangan nyo po yung aking mga clue, yung aking mga hints. Ha? Ano po mga kamami? So ayun mga kamami, tapos na po ako dun sa aking mga binawas. Nandito naman po ako ngayon sa aming kuta. Yan, maglalagay po ako ng mga bedding, mga panda. Yan, Lysol po for disinfecting. Mga kamami, si Mommy Joy po ay thunders na. Thunders. Ako po ay 40 anyos na ngayong nung 2019 po pala. So, ako 41 po ako sa birthday ko sa November. November 21. O, tandaan nyo po yan para po dun sa mga nagbabalak magregalo. Pwede na pong simulan ngayon na mag-alkansya. Joke lang po. At si Mommy Joy po ay mahilig sa color blue. So yun, get back to work po. Napuno po yung memory. Galing po sa Ate JJ, hindi po niya in-erase yung kanyang pinilming nung isang araw. Favorite color ko po is color blue. Any color blue. Any shade po ng blue. Pero pinaka-paborito ko po yung navy blue. Yan. Anong pagkain ang paborito ni Mommy Joy? Unang-una po, isda. Anong luto po ng isda? Specific po sa bangus paksiw. Mas mahilig po ako sa chicken. Mas gusto ko po ang chicken kesa pork and beef. Kasi feeling ko po kapag kumakain ako ng beef, ng karne, lalo na po yung beef, parang maski na ilulun mo na siya or nakainom ka na ng tubig, parang nandito pa din yung, hindi ko maintindihan yung feeling. Pero kapag ka po chicken, parang mas mabilis siya bumababa, yung parang fish lang. Wow! Siyempre mahilig din ako kumain ng gulay para healthy, di po ba? Mahilig din po akong magkape. And first time ko pong nakapag-coffee ng black. Tanongin niyo naman po ang aking experience. Ganito po ang aking itsura. Ganon. Bata pa lang po ako, nakikita ko na, maliit pa lang ako, nakikita ko na si mother, aking pong pinakamamahal na nanay, neneng, labi nanay, na naglilinis ng kuko. Meron po kaming manicuring kit talaga. So, di syempre talagang ganun po pala yung mga bata. Kung ano yung nakikita sa matatanda, tinatry. Ade, kinuha ko po dun sa taguan yung aking manicuring kit. Ay, yung manicuring kit po pala ni nanay. Nung pa po pala pinag-uusapan natin, hindi pa po yun ngayon. So, nangialam po ako, tinry ko po sa sarili ko, yan, doon na po ako natutong magkutkot ng kuko, ayan. Pati po yung aking mga kapatid natutulog, nilinisan ko po sila ng kuko. Pagkagising po, nagpapapalahaw.
At nagpapalahaw po na umiiyak ng katatalon-talon pa, isinumbong po ako sa aking nanay. Kasi po nung natulog sila, kulay puti lang yung kuko nila. Pagising po nila, may color red na. Alam niyo na po ako ano nangyari na marker ko po. And bata pa lang po ako, natuto na rin po akong maglaba. Dahil ako po ay panganay sa aming anim na magkakapatid. Mommy Joy po ay ate. Natatandaan ko nga po noon, meron pong gripo dun sa kubo. Yun pong kubo na yun, hindi naman yung kubo na literal na kubo. Bungalo rin po yung nakatayo dun. Kaya lang siya sinabing kubo dahil hindi ko nga po ba alam kung bakit tinawag na kubo, bungalo naman. Ito yun po, nakatirik siya sa fish pond, palaisdaan sa banda-banda dun, sa malayo-layo sa bahay namin. Pero walking distance lang. And may gripo po dun, may poso. Doon po kami naglalaba. At pag naabutan po kami ng ulan, nako, ayan na. Alam niyo, parang naka-shield na sa akin yung batya. Nakaganyan. Lalakad kami ganyan sa pilapil habang nilalabanan namin yung lakas ng hangin. Mahulog-hulog ka po sa palaisdaan. Pero never ko pa naman pong na-experience na nahulog. Manapa po yung batya na dala ko. Dahil sa lakas na nga, hindi ko nakayanan. Kasi pati ako talaga tatangayin po eh. Talagang iniladwa ko po siya. Ayun, napunta po siya sa kalagitnaan ng bangusan. Bata pa lang din po ako, mahilig na po akong sumayaw. Maski parehas pong kaliwa ang aking paa. Mahilig din po akong mag-arty-arty, ganyan, sa salamin, nagpa-card po ako ng hair. Alam niyo po yung kulot na parang sa telepono. Yan, ganun po kaliliit yung kulot ko noon, bata pa lang po ako. Then, maski po nung high school, naisipan na naman po na ganun, umulit na naman, kulot. Yan, kulot is, sabi po nga po nila, kulot is salot. Hindi po ako naniniwala dyan. And, mahilig po si Mommy Joy sa pangpaa. Ano pong klase ng pampaa? Siyempre yung tago po yung paa ko. Dati, nung alam niyo po nung nauso po yung mga sandal na diipit lang. Siyempre, kita yung mga daliri ko, yung buko sa paa ko. Nakikita ko po yung iba na nakikipag-usap po sa akin. Hindi po sa mukha ko nakatingin. Doon po sa paa ko. Alam ko naman po na hindi sila nagagandahan man sila doon sa suot kong slipper or sandal, pero doon po nakakaagaw po ng atensyon yung paa ko dahil nga po may mga buko-buko siya. Alam niyo po yung parang luya, yung paa na tinubuan ng ugat, parang ganun. So ngayon po nahilig po ako sa mga rubber shoes, saka po doon sa shoes na tago yung paa, low shoes. O in short, basta mahilig po ako sa sapatos. At dahil medyo bidad na rin po, para ma-enjoy naman po yung life, nahilig din po ako sa bag. Naibida ko lang po nun pong high school ako. Doon po kasi ako nakatira sa aking lola, sa aking tita. And meron po akong uncle and si at Ninong. Hi Ninong Rick, na meron po silang pwesto sa palengke ng watch repair. Meron po siyang gawaan ng relo. So binigyan po ako ni Ninong ng relo. Hindi ko po makakalimutan yung brand ng relo na yon, Swatch. Pops Watch. O yung natatanggal po, yung may garter, tapos natatanggal siya. Detachable, ganyan. Saka, hindi lang po pala yung naibigay, yung iba-iba pa po yung tatak, nakalimutan ko na lang. So, nung time po na yun, nung high school ako, hindi po ako, kumbaga parang nasanay po ako na palaging may suot na relo. So, sabi nga po sa akin ni Lola, bakit maliligo ka lang, nakarelo ka pa? Siyempre, tinanong ka naman po yung kay Ninong Rick kung pwedeng basain. So, pwede naman daw. Hindi daw po ako mabuhay ng walang relo. Sa suot-suot ko po siya, ako papasok, sasamba, may ginagawa, naglalaba, maliligo. Suot-suot ko po ang relo. Yan. Hindi po ako pwedeng
wala nang relo nung mga time na yun. Hindi ko po alam, parang nasanay na yung wrist ko na may nakasuot na relo. Siyempre, libre naman, gibsong naman, diba? At, nung high school po ako, wala po akong kahilig-hilig sa polvo. Alam niyo po yung time na pagkaligong mo palang tak-tak dito, tak-tak doon. Ayan yung libag ko po talagang, hindi naman po siya, hindi naman po black, hindi naman din po white. Yung parang gray, syempre yung polvo pag, kapag nalibag na, nagiging gray na siya. Ayan, sobrang hilig ko pong mag-polvo. Binibilan po ako ng aking tita, aking, isa sa aking pinakamamahal na tita, si Tita Roselle, ng mga jumbo na polvo. Johnson Baby Powder. Siyempre, mahilig din po ako mag-cologne. Ayan, high school pa lang din po ako. Mahilig na po ako sa mga cutix-cutix. Ayan, sa mga nail polish. Kaya lang, siyempre ngayon, di ba? Paano ka naman maglalagay? Mag-a-apply. Ginagwardyahan ko po ang kusina, ang lababo, kakalanan at ang CR, hindi, palagi po siya nababasa. Sayang lang, saka hindi ko po siya talaga ma-maintain na humahaba dahil naiirit ako dahil pag gumagawa ka, hindi ka komportable na mahaba yung mga kuko mo. Yan, kung napapansin nyo, mahilig din po akong chumika, mahilig po akong dumaldal. Ayan. Maibida ko lang po, nung kami po ay nasa Santiago City, Isabela, hindi ko na lang po matandaan kung anong year nauso po ninyong dengue. So, isa po ako sa nagkaroon ng dengue sa aming magkakapatid. And then, since then, hindi na po ako pa pwedeng, hindi nakamedyas. Araw-araw palagi po akong nakamedyas. Kung napapansin niyo sa mga vlogs ko, nakasakit po ako. Since po na nagkaroon ako, na na-experience ko yung dengue fever, dahil nga po bumababa ako nun sa pwesto namin sa store, medyo madilim dun sa, medyo may part kasi na madilim, o maski may ilong, may electric fan siya, natatakot na po ako uli na magkaroon ulit ng dengue, kasi sabi po nila, pag daw po sa ikalawang pagkakataon na nagkaroon ka ulit ng dengue, mas delikado na daw po yung buhay. So, palagi na po akong naka-medya since then, naka-long sleeve, tapos palagi po ako naglalagay ng off lotion, maski nga po sa tenga ko naglalagay akong ganyan, ayan. So yan, palagi na po ako naka-medyas. Isa po yan sa aking collection, medyas. Nagpaparinig po ako dun sa mga gustong mag-donate daw. Sa mga gustong mag-sponsor ng medyas. Medyas kayo dyan. Ayan. And, napansin ko rin po, nung high school po ako, nagsimula na pong lumabo ang aking mata. So, syempre, mag-eye glasses. Tapos, nasundan pa po nung college nga. Pag nagle-lecture yung teacher, hindi mo mabasang mabuti pag nagsusulat na sa blackboard, lalo na pag nasa badaban na likod ka, pag medyo na-late ka ng pasok, doon ka na mauupo. Kalo wala namang regular na upuan yung mga colleges. Depende lang kung mahigpit yung teacher nyo na meron talaga kayong alphabetically na upuan. And, nung ako po ay nag-asawa, ikinasal po kami nung year 2000. Siyempre, isa pa lang po yung anak ko noon. Nasa tiyan ko pa lang po pala si Kuya Anniken. May inip factor po pag nagbabantay ako sa store. So, nag-start po akong mag-cross-stitching. Di yun po, lalo pong lumabo ang aking mga mata. So, nahilig na po ako sa salamin. Hindi, talagang kailangan magsalamin dahil malabo nga po yung paningin. Nahilig po ako na mag-collect ng iba-ibang klase ng salamin. Tanda-tanda ko po ninyong aking pinakaunang salamin is color white. Alam niyo po yung white na as in puting-puting, parang chalk white. Yan. Ito po yung aking suot ngayon, para siyang transparent na sky blue, parang ganun. Yun po, yung pinakauna ko pong salamin na nabili, na binili nung ako po ay may asawa na, is color white, kulay chalk white. Yan. Diba pagkamalan pa nga po nila, meron, hindi ko na po matanda kung sino yung, nung nakatingin na ginanon po yung, habang suot nakikipag-usap sa akin, hindi po ako nakatingin sa kanya, ginanon niya po yung salamin ko, akala po, wala po siyang lens. Sabi ko, paano naman po ako, bakit naman magsusuot ako ng salamin na walang lens?
for arte eh, syempre kailangan mo 'yun, 'di ba? O, may titingnan ka, may babasahin ka, nagko-cross stitch ka na kaganoon. Eh, malay daw po ba niya? Mm. Ano po ang sagot? Sa akin pong katawan na ito. Ayan. Juba-juba. Mahilig po ako sa dress. Mahilig po akong bumili ng dress. Pag po may time na napupunta kami sa mall, maski po hindi pa po siya kasya sa akin, lalo na po kapag online, dahil hindi naman po isusukat yung damit, di po pa pag online, parang hinuhulaan mo lang kung ano yung kasya sa'yo. Bumibili po ako ng damit, na ng dress, yung dress, na maski hindi kasya sa akin, so parang siya na po yung napagdating, pag kumasya siya, di okay. Pag hindi pa po siya kasya, hindi kasya na as in maliit ha, yung maliit pa yung size, yun ang aking JJ! A few moments later. So yun mga kamami, hindi ko maisip yung tamang term. Humingi na po ako ng lifeline ng call a friend. Tinanong ko na po kati Jay, hindi rin po niya maisip. Yung may damit ka dyan na hindi kasya. So yun na yung pinaka titingnan mo daily. Tama ba? Para magpursigi ka na magpapayat, na magpa-sexy. O, diba? So yun, mahili ko si Mommy Joy sa dress. So binida ko lang po yung story na para may maibida rin po ako sa inyo. Bag, sa dress, sa watch, sa shoes. Ay, sa watch, mahilig din po pala. Bukod po dun sa nung high school na binigyan ako ng watch. Pero yun nga din po, gusto ko din po pala kung ano po yung aking suot na damit. Kumbaga magko-complement yung watch na iba-iba din, ganyan. Pero meron po akong paboritong watch. Meron po akong nag-iisang paboritong watch na ipinabili ko po kay sister, kay tita Cindy, kay tita Maria Cindy Javier. Ano po yun eh, yung pinaka-face niya, para ano po siya eh, gold-plated, pero dahil sa paborito ko po siyang isuot, hindi na po siya gold, parang nababawasan na po dito, parang nagbo-bronze na ng konti. At ang tatak po nun ay Philips Stein. Yan. Philips Stein, Philips Stein, basta po PS. At ang nakakatawa po kasi doon, pwede nyo pong palitan yung mga ano niya, yung mga bracelets niya, kung ano po yung color niya, bet nyo, naka-black kayo ng damit, palitan nyo ng black, pwede, lagyan nyo ng white, pwede, red, pwede, o diba, kung ano po yung feel nyo that day na eterno na color, na bracelet, dun sa damit nyo o sa aura nyo, pwede. So, ayan. Kung ano man po yung mga naibigay ko na sa inyo na hints, ayan, tandaan nyo po yan para po dun sa ating pagla-live. And then, pagpapatuloy ko na po ang aking ginagawa sa CR. Babalik po ako dito mamaya para tapusin itong beddings. And proceed na po dun sa paglilinis ng koko ng aking mga baguettes. May kaya! O, ano ba yung may kaya? May kaya. May kaya. Ibig sabihin, afford nilang bumili. Afford nilang gumastos kasi meron silang pera. Pero hindi lahat ng may kaya ay mayaman. Naintindihan? Opo. O, next. Eto, o. Go. Ma? Kahimo. La? Tahimik lang. Hoy, tahimik lang. Tahimik. Bakit baka uwi? Lan? Oh, alisin mo na. Alisin mo na. Madali na maibalik eh. Malaya. Malaya. Oh. Ano ba yung malaya? Hindi ko po alam. Oh. Kung malaya na ako. O tayo ba ngayon ay malaya? Tayo ba ngayon ay malaya? Hindi ko pwede. Kasi namin malaya, nagagawa natin lahat ng gusto natin. Napupuntahan natin lahat ng gusto nating puntahan. Nakakain natin lahat ng makakain natin. Tayo ba ay malaya? Hindi po. Hindi po. Kasi tayo ay naka-ECQ ngayon. Yun. Kaya hindi bawal lumabas. Malaya. Yeah.
bawal lumabas. You see, you. Okay, makikita Bobby, bawal lumabas.